Bakit bawal po ang baboy sa mga Muslim? Sabi kasi ng Muslim, baboy na nga, kakainin mo pa. Baboy na nga. Yun lang naman kanyang mga salita. Pero ito kasing baboy, ibig sabihin sa Old Testament, ay pinagbawal itong mga biyak ang paa sa Levitico. Pinagbawal ito. Lahat ng mga biyak ang paa, lahat ng mga walang kaliskis na isda ay huwag kakainin. Mga hipon, mga pusit, yan ay hindi ang kinakain sa Old Testament. Pero nung namatay lari si Kristo sa krus, dinala ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoong Hesus Kristo na ay nilinis na yon mga pagkain natin, nilinis na yon. May makikita natin sa gawa, lari tingnan mo, nangalis, titingnan natin sa gawa, kung ano ba ang sinasabi sa gawa chapter 9. Chapter 10. Chapter 10, verse 9 to 14. Sige. Gawa. Okay. Gawa chapter 10, verse 9. Pinagpupasan, samantalang may talakbayan malapit na sa Hopa, mga lupusan ni Cornelio. Si Pedro na may umakyat sa bubungal upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siya kahit handa ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niya ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uli ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka. Magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi mo po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di ka dapat kainin? Sige, bro. Muli niya ay narinig ang tinig. Huwag mong ituri na marumi ang nilinisan ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Okay. Lahat ng hayop na nandoon, nung mamatay ang Panginoon ay nandoon na. Sa isang pangitain, pinakita kay Pedro, nandoon ang lahat. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro sa Panginoon, huwag ka, ayaw kong kumain yan, Panginoon, yun ay marumi. Pero sabi niya ng Panginoon sa kanya, na narinig niya mula sa langit, ang tinig, ay sinabi niya na, ang nilinis ko ay huwag mong ipalagay na marumi, Pedro. Ngayon, ang ibig sabihin, lahat nyo na pwedeng kakainin. Lahat na mabibili sa palengke ay pwede nyo nang kainin. Ngayon, ang gagawin nyo na lang lari, magpasalamat kayo sa Panginoon. Manalangin para kumain. Pwede kang kumain ng lahat ng mga hayop.